And hello, meron nga pala akong gustong i-share sa inyo. And medyo matagal na to sa akin, siguro 1 to 2 months na. And ngayon ko lang siya mabibigyan ng review. And nagamit ko to nung una ng 7 days. Bakit nga ba 7 days? Dahil nga nagtatry ako kung hindi nga ba siya maganda sa skin or kaya sa face. Pwede rin naman to sa face and binababad siya. And ayun nga, ito nga pala si JS Skin Beauty Hydra Milk. Ay Hydra Ice Milk siya. And bleaching cream siya. And nakalagay rito, intensity whitening bleaching, no raise formula. Yung wala siyang ano, yung parang masakit sa balat. Yung iba naman kasi natutunaw, yung iba hindi. Yung masakit talaga, para matitigas. And ito yung itsura niya. Ayan siya. Ayan, ayan. Simple lang siya. And nabili ko to, merong shield dito. And gumagamit lang ako nito pag halimbawa galing ako sa initan, tapos medyo dark ako. Medyo mabilis kasi akong umitim, parang ganun, ayun. And take note nga pala, wala na pala akong iniinom na gluta. Ilang siguro 2 months, magto 2 months, 3 months, ayun. And gluta tayo, ayun. Na-stop ko muna, inaras ko muna siya. And siguro sa susunod maggagamit ako, maghanap ako ng gusto kong i-try. And ayun nga pala. And meron nga pala itong glutathione, alpha-arbutin, niacinamide, and ceramide. 300 grams siya. Ayan siya. And tipid to gamitin dahil nga pagka nilagay mo, parang marami na rin siya. And meron nga pala akong pinapartner dito habang ginagamit ko siya. Itong si Hydra Ice Milk Bleaching Cream. And ito nga pala yung pinapartner ko. Ito yung sabon nila na isa rin sa bago sa kanila. And ito yung parang maliliit. Pero yung kapal nito, medyo payat kasi maalapad siya. Ito naman, 70 grams. Bleaching Scrub Soap. Ayan. And whiten, soften, and exfoliate. And nakalagay dito, goat milk, ceramide, nice, ceramide, glutathione, niacinamide, vitamin E, alpha-arbutin, and milk protein extract. Ayan yung nakalagay lang. And wala nang ibang nakalagay dyan. Key ingredients lang yung mga nakalagay dyan. And na-experience ko nga pala dito sa sabon na to. Ito. Hindi ko to gusto pag kinukus ko sa katawan dahil nga masakit. Nagulat lang ako nung kinukuskus ko na siya. Di ba, natutunaw ng konti-konti. Medyo masakit siya sa katawan. Kasi, parang matusok-tusok. Ayun, yun nangyari sa akin. May tusok-tusok siya. I mean, yung sabon, pag ginagano, parang ano, masakit sa balat. Hindi siya natutunaw. Iba kasi parang natutunaw yung mga parang aso-asukal, parang ganun. Ito hindi. Kaya ginawa ko, ginanun ko lang sa kamay, tsaka ginanun-ganun ko lang sa skin ko or kaya sa mukha ko. Pero sa mukha, hindi ko siya ginagamit dahil nga may ginagamit ako sa mukha. Hindi ako gumagamit ng sabon sa mukha pagka may ginagamit akong ibang skincare. And ito nga pala yung itsura nito. Ayan. Ipapakita ko yung loob niya. 300 grams nga pala to. Ayan yung gilid. Yung mga nabanggit ko nga pala ng glutathione, alpha-arbutin, niacinamide, and ceramide. Ayan yung key ingredients niya sa product na to. And andito yung ano niya, ingredients niya. Ayan, marami siya. And saan nga ba to pwede? Pwede to sa safe siya sa for pregnant and lactating mom. Pero mas okay pa rin na nagtatanong sa doctor, buntis ka man or ano, dede, ayun, magtanong muna para safe si baby. And kung sa face, pwede siyang lagay sa mukha, babad. Pero ako, hindi ako naglalagay kasi sa mukha kasi may ginagamit ako. Pag may ginagamit ako skincare, hindi talaga ako gumagamit ng pag nagre-review ako ng iba. Ayun. And sa body, pwede siya sa singet or kaya sa ano, kung saan part ng body. And ayun. And ayun yung mga nakalagay lang dito. And ipapakita ko yung laman nito. Ito siya. Ayan, matipid siya gamitin. Punong-puno ito nung unang pinakita ko ito. May vlog kasi ako na ano, pinakita ko isa-isa yung mga ano, yung mga kasamahan nito. Ayan siya. And ayan. Na-stop na ako dahil nga, ayun. Hindi na ako masyado kasi naglalabas nito. And medyo maaraw-araw kasi, ayun. And last swimming namin ay ginamit ko to after namin mag-swimming dahil nga medyo nag-itim-itim ako. Ayan siya. Ayan. Yung dito kasi nakapamahaba kasi akong damit noon. As in, pambaba tsaka hindi. Ayan, dito yung siya ng itim. Ayan, nag-white-white na nung bahagya. Ayan, nag-white-white ng bahagya. Meron ako papakita picture na nag-ano siya. Nagbago siya. Ayan.
maganda talaga pag nagbi-bleach ka ng katawan galing mo sa araw, pagka medyo dark na yung katawan mo, mabilis din maka-epekto rin siya para sa akin. And pwede rin siya sa kilikili, ayan. Ginagamit ko rin to sa kilikili, hindi naman siya umiitim yung kilikili ko. Ayan. Medyo meron kasing, hindi ko mapakita, merong tawag dito, merong balahibo, ayan siya, may balahibo. And ayun, maputi yung kilikili ko dito habang nilalagay ko siya. Sa batok naman, pagdating sa batok, medyo nangitim din kasi, ayan, makikita naman yung parang pagka-dark, ayan, ginagamit ko rin siya. Binababad ko to sa gabi dahil mas maganda siyang ibabad sa gabi kaysa sa umaga. Dahil sa umaga, halimbawa, nagpapawis ka, kung hindi ka naman nakababad sa aircon maghapon, ay ano siya, parang paglagay mo ay parang parang maglalagkiti, ganun, parang matatanggal. And pag ito lang yung paglagay ko, sa gabi ko lang siya ginagamit para hindi siya parang hindi na-expose sa init. Ayun. Ako naman kasi, nakababad naman kasi ako sa malamig sa aircon maghapon. Kahit pwedeng umaga, pwedeng gabi ko siya gamitin. Ayan siya. Hindi siya dumidikit sa damit. Ayan. Tsaka sa mga ibang tela. Ayan. Ayun yung nagustuhan ko rito. At isa pa sa napansin ko dito ay parang siyang lotion. Kasi hindi siya katulad ng ibang bleaching na parang sobrang puti pag nilagay mo. Papakita ko. Ayan siya. Para siyang lotion, tapos natutuyo siya kaagad. Ayan. Smooth na siya kaagad. Hindi siya yung katulad na ibang bleaching na cream na medyo mahirap ipunas. I mean, iganto. Kasi sobrang lapot. Ito para siyang lotion. Parang ayan. Marami na yung nailagay ko. Ayan siya. Ayan. Ilalagay ko rin siya sa kilikili ko. Hindi ko kasi mapakita at dahil nandito yung ano, ayan. Medyo may balahibo at matagal-tagal na akong hindi nag-ahit. Ayan siya. Pero maputi naman kahit naman kasi may balahibo yan. Ayan. Ayan. Ayan siya. Ayan. Ayan. Kahit naman may balahibo yan ay maputi naman yan. Ayan. 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 And hanggang sa batok. Ayan. Hindi talaga ako naglalagay sa mukha. Pwede pero din naman to ilagay sa mukha. Ganyan lang yung paglagay ko. Sa gabi naglalagay ako sa buong katawan ko. Ayan. Hanggang likod, hanggang singit, hanggang paa. Dahil hindi siya malagkit, promise. Ewan ko lang sa iba sa mga nakatry nito. Ayun siya. Ito nga palang sabon ay, naabot to ng 2 weeks sa akin, yung paggamit nito. Depende lang sa paggamit, sa pagkuskus mo, sa pag-ano mo sa kanya. Ayun. 2 weeks itong inabot sa akin habang ginagamit ko itong bleaching na to. Yung amoy naman nito ay amoy, parang vanilla na amoy powder na basta amoy perfume. And ayun, dito pumuti yung ano ko, yung skin ko galing dagat nun. And nagandahan talaga ako dito. Dahil ito yung meron sa akin, ito yung nang-try ko, ayun. And ito yung sa pinakamagandang na-try ko. And mabilis siya. And i-try nyo din kung gusto nyo ma-experience yung na-experience ko. Ayan siya. And ginagamit ko nga palang lotion dito ay ito nga palang si SY Glow. And bali may nauna ritong lotion na una ko nagamit. Ano nga ba yun? Hindi ko na. Pero paubos na yung bago to dumating sa akin. And ito na yung ginagamit ko nun. And alam nyo ba, mas madaling makaupati pag ito yung nagamit yung lotion. And bibigyan ko ito ng review ko ano nga ba yung pinakalaman nito. And ayun lang yung masasabi ko dito sa dalawang to, kay Hydra Ice Milk Bleaching Cream and dito naman kay Hydra Milk Soap. And ang ganda nila parehas. Hindi ako nagsisingin, ginamit ko to. And see you next vlog. Bye!